Great day and welcome back sa ating videos and updates. Anyway, marami nag-request nito kaya sige. Kasi yung unang nailabas kong video medyo hindi siya malinaw kasi hindi ako gumamit ng infographics. But this time gagamit tayo ng graphics. At ibibigay ko rin, ipapasa ko rin yung mga graphics na to na tools na magagamit nyo sa mga presentation nyo rin sa kanya-kanya team. So, paano? Simulan natin! Okay, so this video is rules and guidelines sa mga HQ and hub. Okay, alam naman natin na masarap magtrabaho pag hindi toxic yung place. Masarap magtrabaho pag mayroong harmony. That's it. Harmony. You know, you need an harmony sa HQ para makapagtrabaho kayo ng mapayapat, masaya, at nagtutulungan. Kailangan ng harmony. Paano ba magkakaroon ng harmony? Ito yun. Of course, pag may harmony, di ba, mayroong respetuhan sa bawat isa, mayroong consideration na binibigay sa iba, at nagiging consistent yung magandang pagtutulungan o collaboration. So, number two, it's give and take. Give and take. Kung anong mayroon ka, you should share. And kung anong ginagawa ng iba, you should respect. Kung anong maitutulong mo sa iba, ibigay mo. Okay, you're not living alone, guys. You're living it sa other. Sabihin, hindi to pwedeng masyado kang bossing dito. Or one-sided. You must practice yung reciprocity. Ibig sabihin, umiikot yung energy. Balance, yan and yang. So, if you ask something, be sure na dapat ikaw marunong kang bumalik. Kung mahingi ka humingi ng favor sa iba, dapat automatic na yon. Magbigay ka rin ng energy mo sa iba. Magbigay ka rin ng tulong. Kung ikaw na tutulungan, ikaw din ay tumulong. Very basic. Dapat ginagawa mo yan as a leader. Alright, number three. It's no drama. Okay. Huwag ka ditong pabebe. Huwag ka ditong pa-VIP. Huwag ka dito yung maraming pa-emote-emote. Okay. Bawal dito yung balat sibuyas. Diba? Huwag yung parang, kasi mahina ako. Kasi hindi ko trip yan. Kasi hindi ako magaling dyan. Kasi you always make an excuses sa sarili mo para mabigyan ka ng favor ng ibang tao. It's manipulation. I know that. Alam na ng iba yan. Old school na yan. Iba na ang tao ngayon. Iba na ang evolution ng mga tao ngayon. Medyo matalino na ang mga tao ngayon. Alam na kung nagdadrama ka or dramatic actor ka or actress, alam na nila yan. Nakakabigat yun sa HQ. Sa una, irerespeto ka nila, pakikisamaan, pero eventually, iiwasan ka nila. At, di ba? Gusto mo ba yun? Mabansagan kang pabigat or mabigat sa tropa para kang maalinga sa usaw na mabahong na nabubulok na hayop o kaya nabubulok na karne o nabubulok na isda. Yun ang tingin sa taong madrama na karamihan. Huwag natin isama yan. Bakit madrama yan? Huwag kang papayag na babansagang dramatic queen or dramatic king. Dapat yung action star! Alright! Number four! Sa mga Marites dyan, sa Tolits, whatever, medyo bawal talaga to. Yung gossiping. Oh, no gossip. Walang chismisan. Pwede nyong pag-usapan basta related sa business, productivity, technologies, discarte ng ibang leader. Those things are allowed to gossip. Yung mga anong alam nila, anong discarte nila, anong ginagawa nila ngayon. Doon lang tayo sa level na yon. And any relevant sa business, pwede nyong pag-usapan, pwede nyong ikalat,
pwede niyong pagsabi sa bawat kasama sa bilik. Alam mo ba ito? Alam mo ba sila? Gito na. Alam mo, lumabas ng kotse ito. Alam mo, may bago naman sasakyan. Alam mo, ang galing-galing doon. Pwede natin pag-usapan yan. Pero pagdating doon, hindi na related sa business, irrelevant na yon. Never mention that. Never talk about that. Never practice gossiping sa loob ng HQ. Huwag kang chismosa. Buhay ni ganito, buhay ni ganyan, bumagsak sa ganito, walang kinita yung ganyan. Alam mo ba, may kalaguyo yan. Never talk about that. Makakasira ka sa HQ. Magkakalat ka. Para kang kamatis na nabubulok, na nandyan sa loob ng HQ na nanghahawa ka. Pag alam mo, isa sa kasama mo, medyo may potential na maging chismosa, chismoso, tapik, Brad. Di tayo yaman dyan. Di ka asenso dyan. Brad, hindi natin flavor yan. It's not our flavor. It's not a flavor sa success. Yan ay dapat pinapatay na, sinisira na yung ganyang pag-uugali. Yung ganyang attitude, kill it! Yeah. Tinatapo na yan. Payaman ka na. Yayaman ka. Negosyante ka. Wala ka dapat ganung attitude na pinag-uusapan is poverty. Any related sa poverty, crime, minsan politics or religion, minsan kasi pag-aaway-awayan yan, wag na natin i-content yan. Wag na natin gagawing subject yan sa usapan. It's more on business lang. Anong mga dapat gawin? Anong mga dapat i-adapt, i-adjust? Anong mga dapat puntahan? Uy, maganda mag-meeting dito o maganda mag-mileage dito. Yun ang mga chismisa natin. Uy, alam mo ba, ang ganitong presyo ng damit, ganito pala. Basta related sa success, sa abundance. Okay, not for scarcity. No for scarcity mentality. No for scarcity gossiping. Alright, very busy. Ito matatawa ka dito, number 5. So, yung ano, may magpagka-childish. Yung laging pasok to eh, dun sa, actually pares lang to nung parang pa-VIP o pa-BB. Eh, pagka-childish mo na irresponsible, na ba yung pag-uusapan natin to? Basta no childish, huwag kang pa-BB. Yung pagiging immature mo ay i-develop mo na. Kasi hindi makakatulong ulit sa iyong negosyo. Pagiging immature. Grow up, boy! Grow up, child. Diba? I do believe na magiging millionaire ka. Kaya don't be childish. Matapang. Sigasig. Leader, kumbaga. Angat mo yung bandera mo. Angat mo yung sarili mo. Pakita mo na may magaling ka. Pakita mo na matured ka na. Don't be childish. Number 6. It's power trip. Power trip. Maraming gumagawa nito, especially yung mga nambubuli. Don't do that, bro. Power trip is bad. Ego trip, power trip, control freak. Yan, para-pareho yan. Power trip, ego trip, control freak. Yung porke ikaw ang senior, ikaw yung medyo mas matanda, ikaw yung medyo mas nauna sa HQ, magaling kang mag-utos o palautos ka. O misa parang trip mo lang. Hindi naman kailangan. Pag titripan mo, kunin mo nga yan, kunin mo nga to, gawin mo nga to. That's power trip. You know, dapat as a senior ka sa headquarters or hub, mas nauna ka, ikaw dapat ang magiging model. Ikaw magpapakita ng pagiging initiative. Na actually, pakita mo, huwag mong iutos na maglinis ng CR. Actually, pakita mo ikaw naglinis ng CR. Pakita mo ikaw naglinis ng kalat mo. Baliktarin mo. 'Di ba? Ang iba pagkakalat, oh, may dumi. 'Di ba? Senior seniority, alam mo 'yun. Hindi maganda 'yan sa isang negosyante, sa isang leader. Dapat kung makita mo may kalat, ikaw pa ang umalis ng kalat. Ikaw pa magwalis, pakita mo. Hawaan mo sila ng tamang pag-uugali para maging may harmony sa hub. Basic, 'di ba? No to power trip. Hindi mo ikakagaling 'yan. Hindi mo ikakatiba yan. Hindi mo ikakarespeto yan. Wala kang makukuhang respeto sa iba pag power tripping ka. Pag-uusapan ka nila. Pero, minsan, ang galing-galing mo. Pero alam din lang, pag may power trip na attitude ka, laglag ka sa respeto. Always gain respect. Isa yun sa goal mo. Gain mo yung respect ng iba. So, no to power trip. More on love. More on service. Tama! Number 7. Parang bingo lang, you know.
Not to envy. Yung parang gaano ka, nag-i-envy ka, ginanakit ka. O, di ba? Pag ito mayroong technology, hindi ka naabutan, hindi ka na-share, us. Di ba? Tanggalin natin yung ano, yung laging feeling victim mentality. Huwag kang pa-victim, bro. Huwag kang pa-victim, girl. Di ba? Bawal ang pa-victim sa payaman. Dapat, ano ka, aggressive ka, inaalam mo yung mga hindi mo alam. Yung mga alam mong hindi umabot siya na information, hindi siya ina-share. Huwag kang, sila lang. Ano ba yan? Wala na tayong ganyan. Oo. Huwag ka dito pa-victim. Bawal lang pa-victim sa business. Oo. Dapat dito winner. Pa-winner, hindi pa-victim. Pa-champion. Tama? Ikaw yung payaman eh. So, pa-winner dapat, pa-champion. Yan ang mga ugali ng mga assets ng negosyante. Not to envy. Diba sabi nga dito, ano eh, desire to have a quality or other desirable attribute belong to someone else. So, diba, kung gusto ko yan, gusto ko rin yan. Sana may ganyan din ako. Gagawin ko para mag-ganyan din ako. Ayan. Winner attitude, not envy. Okay. At eto na, yung pinaka-basic house rule, hub rules. Basic to, very basic na nanineglect natin o nakakalimutan natin. Kasi sabi nga, masyado ka ng focus sa marketing, leadership, productions, okay yan. Pero huwag mo itong aalisin sa pag-uugali natin. Yung makita sa'yo na responsible na leader ka or isang negosyante. Basic, number one, if you open, close it. Alam mo nga, sabi ko, hindi tayo nabuhay mag-isa dyan. Marami tayong kasama. Pakita mong responsible ka. Nagbukas ka ng pintuan, sara mo. Nagbukas ka ng electric pan, sara mo. Pag hindi mo ginagamit, ilaw, sara mo. Everything na alam mong, kung ibalik mo, kung binuksan mo, sara mo. Okay? Napaka-importante dito. Basic to, diba? Kahit toothpaste. Diba? Ganun. Ganun dapat. Kung anong binuksan, dapat isara. Basic, na pag hindi mo ginagawa, ibig sabihin, napaka-childish mo. Ito yung mga foundation na para maging responsible kang leader. Marami nakakalimot dito. Kung sa bahay nyo, sa dati nyong bahay, ganun ka, hindi ka naturuan ng mga parents mo. You know, actually, it reflects eh. Pag hindi mo ginagawa to, parang sasabihin, dito na disiplina ng magulang. Diba? If you open, close it. Kahit sa mga takip-takip lang ng mga baso yan, takip ng bote, anything. Close it. Pag hindi ginagamit ng, maging energy conscious tayo, pag hindi ginagamit ng computer, close it. Alam mo yung, kahit yung nag-plug ka, pag tapos na, tanggalin. Huwag magkalat. Diba? Eto, ano to, kadugtong to. If you turn it on, turn it off. Eh, sabi ko, energy conscious. Diba? Anything na binuksan mo, turn it off. Basic. Kailangan to, kung paulit-ulit ko ito, pakisara ang ilaw, hindi ginagamit. Diba? Doon pa lang, pag na-practice mo energy conscious ka, ibig sabihin marunong kang may gratitude ka. Marunong kang magpahalaga ng energy. Ito basic to eh. Na akala ng iba, walang, hindi ko naman babayaran yan, sila naman magbabayad yan. Alam mo, sabi ko nga, walang utang sa universe na hindi nababayaran. Alam mo yung Meralco, natutulog ka, umuutang ka dyan ng kuryente pag gumagamit ka ng aircon, TV, na pinayaan mo lang, binabayaran natin yan. Diba? Pag alam mo, hindi naman kailangan na turn it off. Kasi inuutang natin sa Meralco yan. Kung ikaw naging irresponsible ka sa bahay nyo dahil hinayaan nyo lang ang magulang nyo na magbayad ng Meralco bills nyo, tubig nyo, anything. Alam mo, it's cost a money. Everything costs money. Lahat pinagbabayaran. Nung ikaw nasa bahay, binabaliwala mo yung ganung bagay. Naku, pag ikaw na, may-ari ng bahay. Pag ikaw na, magiging attitude mo to. Pakipatayan, patayan. Pag ikaw na yung may-ari ng HQ, magiging ganung ka rin. Sabihin ko, sir, ako pinagtatawanan ko nanay ko eh, dati. O ba yan? Kalimutan ko? Kaya ganyan? Sabi ni mama, lahat yan anak, binabayaran sa Meralco, sa ano, Kasoreco, binabayaran yan. Ngayon, nung marami na akong properties at may mga bayan na ganun na rin ako, naiirita ako sa mga kasama sa bahay, pag
Yung ilaw, binuksan sa gabi, pag umaga, bukas pa. Bakit? It costs money. It costs money. Binabayaran natin yun. Maging responsible ka dun kasi pinaghihirapan ng pera. Tama? Okay, number three, if you use it, refill it. And anything na ginamit mo, tubig man yan, may fridge ka dyan, tubig, di ba? Gamit ng gamit lang. Marunong ka dapat mag-refill kung ano mga ngayon na-consume mo. Anything na kinonsume mo, kung may nagamit ka dyan, may nagamit ka dyan na dilata, may nagamit ka dyan na pagkain, may nakain ka, refill, balik, ibalik mo, bayaran mo. Even tubig, water, H2O. H2O. Okay. Pag ginamit mo yung tubig sa ref, sa fridge, punuan mo. Basic po yan. Basic training natin. Kailangan yung magawa to. Ito, pagtatawanan nyo ako, napakaano naman. Hindi po. It's a sign of leadership. Sa amin, sa Boy Scout, tinuro na to. Kaya wala. Practice natin to. Kung anong ginamit mo, kailangan mong palitan. Kung na-consume mo isang bagay, palitan. Ibalik. Mind you, mapapakinabangan nyo to pagdating ng malaki na grupo mo. If you value it, take care of it. Take care of it. Alam mo, ang HQ, alam mo naman, valuable yan sa atin. Kasi dyan tayo, it's a money machine. Dyan tayo nagkikreate ng maraming pera. Dyan ka nagsisimula. I-value mo yung HQ, kaya pahalagaan mo. And of course, sa mga taong kasama mo, alam mo, marami kang matututo na dyan. You need to value each other. Yung talent na bawat isa, i-value mo yan. Diba? Pag binavalue mo, ibig sabihin, magbibigay ka ng concern, magbibigay ka ng love, okay, magbibigay ka ng pagmamahal. Kaya mag-i-effort ka para, ano mo kasi isang bagay, pag hindi mo binavalue, nawawala eh. Pag masyado ka na overwhelmed, nadi-disregard mo na yung value ng isang bagay o tao o lugar, nasisira yan eh. So even the relationship, pag hindi mo binalyo yung relationship ng bawat isa, masisira. Okay, huwag kang ganun. Alam mong nakinabang ka, alam mong may pakinabang ka, respect, value, give some love. Basic yun. Pag binabalyo mo ang mga bagay-bagay, ibig sabihin may gratitude ka. Bibigyan ka ng mas maraming blessing. Okay, sa hub or sa HQ, normal naman na hindi natin sinasadya, unaware tayo, may mga nasisira tayo. Okay. Pag may nasisira ka, huwag kang matakot mag-umamin. Sabihin mo, ako po nakasira, babayaran ko po. Kasira ka ng upuan, nakisira ka ng kahit nawala mo yung tinidor, or nasira mo yung anything na may nasira ka dyan na mga bagay dyan, na pag-aari, property ng HQ or hub, sabihin mo, hands up ka. Ako yung unahan mo na, uy, nasira ako to. Huwag nang dumating sa hahanapin pa sino nakasira. Tigilan na yung ugaling pagsisinungaling. Tigilan na yung pagdi-deny ng mga bagay. Mabilis maresolbahan ang sitwasyon, mabilis magawa ng paraan, o alam mo yung makaget over. Pag lagi natin ino-own ang ating pagkakamali, ang pagiging irresponsible natin, ang pagiging sablay natin sa buhay. Pag ino-own mo yan, sablay ako dyan, mali ako dyan. Sorry, nasira ko yan. Pag sinabi mo kaagad na, uy, ako nakasira nito, uy, nagalaw ko to, ayusin ko yan, gagawin ko ng paraan, makalitan yan, yun dapat. If you break it, own it, don't deny. Kasi hindi naman makakatulong sa atin pag dinay. At the end of the day, malalaman naman na ikaw gumawa nun, nakagawa nun. O di nagkapatong-patong lang, diretsoy mo na. Ako nakadali niyan. That's it. Move on na yan. Go na yan. Takbo na uli. See? Number 6, if it belongs to someone else, okay, ask permission. Or pinaka the best, if it belong to others at hindi sa'yo, huwag mo nang pakialaman. Pero kung kailangan mo, ask a permission. Hingi ka ng favor. Pwede pong magamit to. Pwede bang magamit mo na yan? Pwede bang mahiram? Diba? Alam mo, hindi naman ang mga tao sa hub, hindi naman yung madamot eh. Lalo na pag marunong kang magtanong,
marunong kang makisuyo, marunong kang mag-ask ng permission, hindi yan maramot. At kung ikaw naman yung may-ari ng isang gamit, pag alam mo namang pwede mong i-share, share it. Kung alam, basta kilala mo yung taong, di ba, madali naman magpahiram pag alam mo siyang nakiram. Pero kung yung biglang gamit mo, nawawala na lang bigla, ayan, mag-create ng chaos yan. Isa yan sa mga kasira ng harmony. Kasi ang goal natin, mag-create ng harmony sa HQ para alam yung ganda ng energy, para, di ba, sabi nga, pahawa naman, di ba, pasok na pasok. Ang ganda, pag maganda ang energy ng HQ, maganda ang harmony, bine-bless talaga yan. Pero pag may mga alitan dyan, dahil nga dito, may mga taong mahilig kumuha ng gamit na hindi naman sa kanila, may mga pakaalamero, kung sanay ka, nakasama mo mga kapatid mo na diretso ka lang gamit ng iba, dito hindi, ask a permission. Okay? Kung pwede, kung alam mong hindi mo naman kailangan, huwag mong gamitin yung gamit ng iba. Okay? So, number 7, sa mga mahilig maghiram, alam mo kung gusto mo makahiram uli. Okay. If you borrow it, return it. Kung nanghiram ka, diba? Nagpaalam ka nung hiram ka. Pero dapat ipapaalam mo rin na binalik mo na. Diba? Kasi paghiram, nilagay lang. No. Very basic to. Dapat nga, mga elementary yan, ginagawa to. How much more pa tayo na mas matanda. Dapat mas ginagawa natin to. Pinapractice natin to. If you borrow it, return it. Kung may mga hiniram tayo, kailangan ibalik. At kailangan sabihin na binalik mo na. At you inform. Para mawala yung assumption. Kasi ang assumption ang nakakasira sa relationship sa bawat isa. Yung binalik niya ba? Naibalik niya ba? Babalik niya kaya? See? Tanggalin yung mga assumption. Kaya dapat communication. Sabi ko nga doon sa isang training ko, open communication. Madali lang magsabi, Brad, na-text, na ibalik ko na. Oy, salamat, na ibalik ko na. Uy, salamat, laking bagay. And pag binabalik mo dahil napakinabangan mo, always be grateful. Thank you. Say thank you. Salamat. Maraming salamat. Bigyan mo siya ng karapatan niya yon na mabigyan siya ng pagpapasalamat kasi nakinabang ka at nagamit mo. Tama! Ito. If you make a mess, clean up. Huwag kang makalat. Hanggang magkalat. Okay. Pag naliligo ka, may mga taong parang itik, pato. Pag naligo, dito lang dapat. Nako, umabot dun yung ano. Alam mo, pag ikaw nagkalat, di ba? Linisan mo. Kaya sabi ko, sa mga mountaineer kasi pinapractice namin yan. Ang tawag namin yan ay sa leave no trace. Okay. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Kumbaga, kung may mga dumi kang ginawa, naghugas ka, or naligo ka, or nagkarwas ka dyan, linisan mo. Diba? Practice cleanliness. Alam mo, elementary naman tayo, tinuturo na yan eh. Okay. So, kung pwede, yung HQ, mayroon kayong ano, para sa akin, isa rin sa dapat rules sa HQ, mayroon kayong mga sweeper day, yung mga sweeper of the day, yung mga tagalinis. O ikaw, kayo ang trabaho nyo ngayon, maglinis kayong araw na to. Para malinis yung HQ. Diba? Kung may mga tinulugan mo, nilabahan mo, what else? Anything na ginamit mo, dapat pag alis mo, malinis yan. Alam mo, tuwan-tuwa ako nun sa US eh. Nung first time ko sa US nung 2008, tuwan-tuwa ako dun sa mga ano, tuwan-tuwa ako doon sa mga sa McDonald's, sa mga ibang mga fast food chains doon. Okay, sa food court. Alam mo, ang kinainan talaga, makita mo, na-amaze ako pagtingin ko. Ang sarap tingnan, pakakain nila sila nagliligpit ng kinainan nila. Hindi, pati yung mga mumu doon sa gilid na ano, kailangan mo linisin yan. Ang ganda tingnan. Kaya nga pinapractice ko yun, even McDonald's or Jollibee ako kumakain, ako na mismo naglilinis ng kalat ko. Ang sayang tingnan. Respeto talaga. Alam mo, kudos talaga sa mga taong ganun. May natural na ugaling ganun. Ha? Pag sila naglinis, ay pag sila kumain, malinis talaga. Alam mo yung pag kumain sila, walang kalat, nilinis sila. Ang sarap tingnan. Alam mo, dun mo masabing itong tao to. May kalalagyan to. Marunong to. Kaya nga, if you make a mess, clean up. Kung nagkalat ka,
inisin mo. Tama yun. Tama yun. Ito number 9, mga malimit na nakakaligtaan. If you are done with it, put it back. Anything na ginamit mo, balik mo. Parang na-discuss na ito kanina, pero ibalik ko rin, idagdag ko rin talaga. If you're done with it, put it back. Charger, gumamit ka ng charger, gumamit ka ng, ano pa, yung mga maliliit na bagay. Alam mo, baso, mga ganun. Basta ibalik mo. Huwag mong sabihin, uy, ba't di mo binabalik? Ba't di mo binalik? Di ba? May mga taong gano'n na pak. Ah. Hindi ka masarap kasama sa HQ. Kaya nga sabi ko, ano, may magpa-practice tayo dito sa maliit na bagay na to. Kailangan nyo to. Kailangan nyo to. Okay, last. Number 10. If you don't know, you should ask. Huwag tayo mag-aalam-alaman. Okay, pag may mga bagay dyan na hindi mo alam paano gamitin, blender or washing machine o anong gamit dyan sa HQ, cellphone, computers, whatever, ask. Pagka magmarunong, baka masira lang. It will cause na naman ng, alam mo yun, chaos. And sa business, ganun din. Pag hindi mo alam, huwag kang magbida-bida, huwag kang mag-jollibee, mas maganda yung nagtatanong. Maganda kasi yung prosesong mabilis, nagiging mahirap pag may mga nagmamagaling-galing. Nagiging mabagal, naantala pag may mga taong naggagaling-galingan, nag-aalam-alaman, even though hindi talaga nila alam. Alam mo yung pabida lang ba? Alam mo yung masabi lang na magaling siya? Huwag magrunong-runong nga kung hindi talaga marunong. Okay. Magtanong. Ang matalinong tao, tandaan mo, nagtatanong. At ang pagtatanong, nakakatalino. And that's our video. Thank you very much. Sana ma-practice natin yung mga sinabi ko at mga rules natin sa Hub. And happy harmony, happy productive day. Bye-bye. Love you guys. Boom.